na napirinig ako ng client kasi hindi ko na siya makakasyaso. Kaya nga nag-start ako ng sarili kong team kasi parang mga client ko, na-transfer ko na lang sa other teams at team name for them tumagod na client. Gabi na nangyari. It's very simple. Na-mention ko, I don't think I mentioned kanina, I am one of my clients, I am very pretty about her. So my client, alam ko, okay na, di ba? So how much would you be on the second and the third client? So very reasonable siya. In fact, sabi na lang natin na marami na nag-shift the career from their office work into the home based career as a virtual assistant. Yes, full-time and part-time pwede. Kung part-time ka, I also have a client na part-time basis, we're earning 8 to 10,000. In fact, 10,000 is minsan yan yung full-time dito sa Philippines, di ba? Part-time pala yun. Yung 4 hours task mo kasi, minsan natatapos mo lang yung 2 hours. So, minsan mo yung 8 hour shift, minsan natatapos mo lang siya into 4 or 6 hours lang. That's why you can save with your other clients, other than your, other than your primary client na nagtatapos. So, minsan mo yung double talaga siya. Pero yung sabi ko, kanina dapat mag-inig, which is lang yung client na may need yun, yung paid in the government, responsibilities, like how it passed. Yung talaga yung nakikita. Kasi, who knows that after 2 years, 3 years, that you can already buy your own car. Tapos nakapangalan sa'yo sa property tax, so they might investigate kung paano ka nagkapun, wala ka naman hindi natin mula tax. So it's very important pa rin to really pay your responsibility in the country.